Isa na nga yata sa pinakamalungkot ang malayo sa isang matalik na kaibigan. Ngunit laging tandaan na paglayuin man ng malayong agwat at mahabang panahon, ang tunay na pagkakaibigan ay mananatili habang buhay. Ngayong hapon, tunghayan ang kwento ng matamis at makahulugang pamamaalam ng dalawang magkaibigan dito sa mga kwentong chikiting. Ano kaya ang laman ng Ang Kahon ng Pabaon? Kwento ni Eugene Y. Evasco at guhit ni Tokwa S. Peña Florida. Aalis na ang kaibigan kong si Argy. Pupunta na sila sa California. Naipamigay na nila ang mga alagang orkidyas at bonsai. Wala nang naiwan sa kanilang bahay. Ako pa rin ang best friend mo? Pagtitiyak ni Argy habang nagmemeryenda kami ng kababagsak pa lamang na mangga. Promise! Nakangiti kong sagot habang palihim kong itinago ang isang bunga ng mangga. Alam ko mamimiss ni Argy ang Pilipinas. Ayaw lang niyang ipahalata. Ayaw mo nun? Dalawa ang birthday natin, sabi niya. Mauuna kang mag-birthday sa Pilipinas. Tapos kinabukasan, birthday mo naman ulit sa Amerika. Pero kung gising ako rito, pagtatampo ko, tulog ka naman doon. Eh di mas okay, agad niyang sabi. Alam natin kung ano ang ginagawa natin kahit magkalayo tayo. Matatagalan pa bago makabalik dito si Argy. Baka hindi na nga mangyari iyon. Alam ko na, marami akong ipababaon sa kanya para hindi niya ako makalimutan. Kapag namimiss niya ang awit ng dagat namin, pakikinggan lang niya ang kabibing ito. Nagpabili ako kina mama ng atsara, minatamis na kundol at pastillas. Alam kong paborito ito ni Argy. Iba talaga ang tanghali ang piniritong galumpong kung walang atsara. Pero mas gustong tingnan ni Argy ang atsara at kundol kaysa kainin. Mabuti, mas matagal niya akong maaalala. Hilig namin ni Argy na makipaglaro ng habulan, taguan at luksong baka. Pero paano ko ito mailalagay sa kahon? Alam ko na, maaalala ni Argy ang masasaya naming laro, tawanan at iyawan sa mga dahong ito. Walang pista sa California, walang prosesyon, walang perya, walang palosebo at mga handaan. Ito pa naman ang paborito naming mga okasyon. Ibibigay ko na kay Argy ang CD ng musikang Rondalia. Paborito namin itong panoorin kapag may palabas sa plaza. Nakaiindak talaga ang tugtuging sit-sirit-sit alibang-bang o ilaw at bakya mo neneng. Pero kulang pa. Kailangan niyang maalala ang huntahan ng mga manang sa tindahan ni Aling Tekla, baratan ng mga namamakyaw ng pinyat pakwan sa palengke. Hindi niya rin dapat makalimutan ang tikatik ng ulan sa buwan ng Hulyo, harurot ng mga jeep at tricycle sa maalikabok na daan, lawis-wis ng mga kawayan kapag maliksi ang hangin sa tanghali. Alam kong uulit-ulitin niyang pakinggan ang tiririt ng mga maya sa umaga at ang sit-sit ng mga kulikbig kapag magtatakip silim, maging ang piping sigaw ng monumento ni Andres Bonifacio. Ilang taon ang nilipas, magiging Amerikano na si Argy. Pero alam ko, Pilipino pa rin siya sa itsura, sa kulay, sa dugo, at higit sa lahat sa kanyang puso. Alam ko uulit-ulitin niyang basahin ang pakikipagsapalaran ni na Don Juan sa Ibong Adarna at Florante na parehong ipinagtanggol ang kanilang mga kaharian. Paalam, Argy! Magkikita tayong muli!
paghiwalayin man tayo ng mga dagat at syudad, mananatili tayong magkaibigan. Mananatili tayong Pilipino. Gusto mo bang makapanood ng iba pang animated na kwentong pang-tsikiting? Mag-subscribe na sa aming YouTube channel.